Isang mapagpalang araw sa ating lahat, brothers and sisters in Christ. Samahan niyo po ako sa isang usaping espiritual na hatid ay katotohanan at kasagutan sa inyong mga katanungan. I am Sister Leona Rosales at ito ang Spit Talk, Spiritual Talk. Bakit nga ba nananatiling matatag ang simbahang Katolika sa kabila ng napakaraming persecution nito? Ilang libong taon na sinusubukang pabagsakin ang simbahan, pero hanggang ngayon, nananatili siyang matatag at mananatiling matatag. Brothers and sisters in Christ, sagutin natin ang katanungang, bakit matatag ang simbahan? Mga kapatid ko kay Kristo, itinuturo po sa atin sa simbahan na ang simbahan na itinatag ni Kristo ay matatag at hindi magigiba sapagkat ito ay pinananahanan ng kanyang banal na Espiritu. Ang Espiritu Santo ay buhay at patuloy na gumagabay, nagbibigay sigla at lakas sa simbahan. Ang Espiritu Santong ipinadala ng Ama at ng Panginoong Hesukristo na muling nabuhay ang siyang nagluwal sa unang pamayan ng Kristiyano, ang simbahang mula sa mga apostol. Patuloy na ginagampanan ng Espiritu Santo ang tatlong gawain. Una, ang magbigay buhay. Pangalawa, ang magbuklod. Pangatlo, ang magpagalaw sa buong katawan. Kung nais mong maunawaan ito, maaari mong basahin ang Catechism of the Catholic Church, paragraph number 1301. Ang Espiritu Santo ay nagbigay buhay at sigla sa simbahan. Kaya nagpatuloy at lumaganap ang simbahan sa kanyang misyon kasama ng mga apostol. Sila ay ginabayan ng Espiritu Santo. Binigyan sila ng lakas at tapang upang harapin ang hamon. Ang Espiritu Santo ang nagpapatotoo, kumikilos sa simbahan at nagbibigay buhay. Ayon naman po sa salita ng Diyos, pinatunayan lamang po sa gawa ng mga apostol na ang pagbaba ng Espiritu Santo sa anyo ng dilang apoy. Sila ay nagsilita sa iba't ibang wika, nagkaroon ng lakas at tapang upang ihayag at ipakilala si Jesus na anak ng Diyos. Naging saksi sila noong si Jesus ay muling nabuhay at umakyat sa kanan ng kanyang Ama. Kaya ang mga Kristiyano ay nanatili sa mga itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa panalangin. Ang simbahan po ay patuloy na nabubuhay dahil nananatili sa kanya ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga tapat na saksi sa pananampalataya, tayo at sa pagdiriwang ng mga sakramento. Ito ang nagbibigay buhay sa simbahan upang magpatuloy hanggang sa wakas ng panahon. Kaya naman, brothers and sisters in Christ, ang hamon po sa ating pamilya, sa ating mga Kristiyano, ay manindigan sa pananampalataya. Ihayag mo sa social media ang iyong pagsuporta sa turo ni Jesus at ng simbahan. At panghawakan natin ang salita ng Diyos sa 1 Korinto chapter 3 verse 16, kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu. Brothers and sisters in Christ, bago po tayo magtapos, samahan niyo po ako sa isang dalangin. Diyos na aming Ama, salamat sa Espiritu Santo na tinanggap namin noong kami ay bininyagan. Salamat sa Espiritu Santo na gumagabay, pumapatnubay at nagbigay ng lakas sa araw-araw naming buhay. Amen. Muli, ako po si Sister Leona Rosales at ito ang Spit Talk, Spiritual Talk.